Kung ikaw ay aplikante ng DepEd at nag-apply ka para sa Teacher 1 position, mahalagang malaman mo ito. Matapos kang dumaan sa masusing proseso ng pag-apply. Mula sa pag-comply ng mga requirements at pagdaan sa selection procedure, lumabas na ang hinihintay mong resulta. Pero lumabas pala na hindi ka kasama sa list of RQA or yung tinatawag na Registry of Qualified Applicant. Pero huwag ka pa rin malungkot dahil hindi pa tapos ang laban. Dahil maaari ka pa rin makapasok sa DepEd dahil sa DepEd Order No. 22. For today's video, pag-usapan natin ang DepEd Order No. 22, Series of 2015, Hiring Guidelines for the Remaining Teaching Positions Effective si 2015 tandang bawas 2016 na, also known as recalibration of points for teacher isa position. Ang DepEd order na ito ang magiging tulay mo para ikaw ay may chance pa na makapasok sa DepEd. Abangan mo lang na mag-announce ang division office ninyo for recalibration for teacher 1 position. Ini-offer ito dahil ang division office ninyo ay kailangan ng teacher para dun sa vacant na item. Para po sa mga junior high applicant, depende po sa major na ipapasali nila sa recalibration. Pag in-announce na po sa division office niyo po yung recalibration of points, mari ka po makasubmit ng lacking mo na documents. Ito ay yung teaching experience niyo po, mari kayo magpasa nito at yung skills niyo pwede niyo submit. Sa recalibration po walang magaganap na demo teaching, demo skills at interview. Yung lang submission of lacking documents for experience and skills. At hindi lang po ang susumiti ninyo ng follow-up documents ang mangyayari during sa recalibration. Maaring tumaas pa po yung points nyo. Kung paano po yun mangyayari, patuloy po kayong manood sa video na ito. Ang tanong, paano po tataas yung puntos ko? Meron mga guidelines sinusunod based from the DepEd Order 22. Para mas maintindihan ninyo, kukumpara po natin yung DepEd Order 7 at DepEd Order 22. Pagdating sa evaluation and selection procedure and criteria. Wala pa rin naman pinagkaiba yung mga puntos na dapat mong iobtain. Una is yung sa education, mapapansin na meron pagkakaiba ng pagbibigay puntos sa DepEd Order 7 at sa DepEd Order 22. Halimbawa sa education, meron kang general weighted average na 1.9, meron itong corresponding points na 12.16 based dun sa DepEd Order 7. Samantala pagdating naman sa DepEd Order 22, magiging 16.12 na yung puntos mo. Lumaki po yung magiging puntos mo sa education pag sa recalibration na. Ganun pa rin po sa mga aplikante na meron ng Masters at PhD sa Masters plus 1 point and sa PhD plus 2 points pa rin naman. Pagdating naman po sa teaching experience, meron rin pagbabago sa scoring. Mapapansin na may pagkakaiba and sa DepEd 7 at sa DepEd Order 22. Sa DepEd Order 7, for every month of service may katumbas po itong 0.15. Kung meron kang 10 buwan na teaching experience, magkakaroon ka ng 1.50 points at pag 8 buwan na teaching experience, magkakaroon ka ng 1.20 na puntos. Pagdating naman sa DepEd Order 22 is 0.50 for every month of service. Halimbawa yung 10 buwan mo na teaching experience, pagdating na sa DepEd Order 22 ay magiging 5 points at sakali 8 buwan na teaching experience ay magiging 4 points na yung puntos na makukuha mo. Mapapansin na tumaas yung puntos na makukuha mo sa teaching experience pagdating na sa recalibration. Ganan pa rin po yung additional points kung meron teaching experience of kindergarten volunteer teachers, KEV, and LGU-funded teacher. Kung less than 1 year experience, meron kang plus 1 na puntos. 1 to less than 3 years experience, meron kang 2 puntos na additional at kung 3 or more years experience, magkakaroon ka ng 3 additional points. Samantala yung puntos sa let of bet rating, specialized training and skills, interview, demonstration teaching at English communication skills, ganun pa rin po yung puntos na iyong makukuha pag setting sa recalibration. Hindi na po yung maiba. Para po mas ma-enlighten kayo dahil na-disappoint kayo dahil di kayo nasaka sa list of RECA, magbibigay tayo ng halimbawa. Let's say for example, ang total na nakuha mo na puntos sa DepEd Order 7 ay 63.76. Pagdating na po sa DepEd Order 22 ay magiging 70.86 yung total na puntos mo. Tumaas po, hindi ba?
dahil po yan sa tumataas yung puntos mo sa education at teaching experience. At maaari pa po yung tumaas kung meron ka pang may dadag na teaching experience mo. Kaya mas may na may pasa mo yung documents mo for teaching experience. Pagtapos nyo masubmit yung necessary document na kailangan for recalibration, mga ilang buwan ay magpo-post po yung division office ninyo or mag-a-announce kung sino yung nakapasok sa queue for recalibration. But sometimes hindi na sila nag-a-announce dahil bigla ka nilang tatawagan pag ikaw ay hired na or para kunin yung checklist, which is list na ikukumpli mo para sa item na ibibigay nila sa'yo. Pero hindi po lahat ay mabibigyan ng item. If po urgent need na po ng teacher ng division nyo, dyan na po sila kukuha sa mga queue as a recalibration. Siyempre po mauuna po matatawagan is yung nasa rank 1. Pagdating sa recalibration, wala pong 100% na assurance na kayo ay makaka-item or ma-hired sa na DepEd. Paswertahan lang din po pagdating na sa recalibration. Tips ko sa mga di nasali sa list of registry of qualified applicant, keep on improving yourself. Don't just limit your potential, much better mag-apply kayo sa mga private school para po hindi masayang yung oras nyo. Magagamit nyo rin naman yung experience. Madadagan pa yung puntos nyo. Huwag mawala ng pag-asa, dadating din yung time na makukuha mo rin yung pinapangarap mo. Magkaka-item ka rin at magiging isang guro ng DepEd. Parating manalangin sa Diyos na ikaw ay gabayan sa pag-abot ng iyong pangarap. Maraming salamat sa panonood. God bless on your journey to DepEd teachers. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel.